yun lang yung magiging sagot nila eh, for the damage. Pero eto na yung game number 2, mga kaibigan. Blue side ng Execration, red side naman ng Onyx PH. Oh my V para sa red side, para sa PNK. Christian naman sa kanyang Kaja, Yuki sa kanyang Gatot Kaja, and Jay for the Kufra, Wise naman sa kanyang carry. Para naman sa ating blue side, yun ang Execration. Hey, tagagamit ng Claude, balik it to the chose. Zagit no para sa kanyang Jawhead. Eto Max with the Farza and Akai with Chakno. So, this game for Execration pala magiging problema. More on the sustain. Yung line ng PH. So, medyo hindi natin makikita agad yung damage dito na ni Hate. Not unless totally farmed yung hero niya. Kasi ang dami pwede sumalan ng damage niya and hindi niya agad yun marirek, kumbaga, against Onyx PH. So, yun yung kinagandahan ng lineup dito na Onyx. Crowd control plus the sustain. Anyway, Execration, ang ano dito is solid pang sa pang push yung mga ano nila side lanes. Nandun yung damage, nandun yung instant pick off, Jawhead and Cho. Yes, tama ka dyan. So yun na nga, pero medyo mahihirapan pa nga dito yung ano, Execration, kasi may tutang picket dito si OMIV na pwedeng kumagat kagat talaga dun sa marksman, plus the divine judgment coming from Kaja. So talagang maraming kailangang iwasan na obstacle tong si Hate para maging successful yung pagpili nila yan. Pero uy, napatay pa nga rin dito. Pero uy, 1-for-1 trade pala yung nangyari. Doon sa ating top lane side. Although for Onyx PH, nakikita natin ngayon sila na may aggressive. We have Jay on the other hand, pagdating sa kanyang map vision or information na binibigay dito for Onyx PH. For Execution though, dapat ang pinakagawin nila is punta sila doon sa lanes kung saan totally ma-burst nila agad. Pag hindi nila ma-burst, total destruction nila na magiging rotation nila. Also, lane side, kita natin dito pinasok na against 4 players. Uy, Yuki is still alive. Nakapatay po! Pa. May napakasakit ng ano, Gatot talaga. Sobra, sobrang sakit talaga ng Gatot. Plus, a kill doon sa top lane and talagang mirror lang yung ginagawa nila dito. Kung nakakuha man kayo ng objective sa bottom lane, kami naman sa top lane. Yun yung sagot ng Onyx PH para doon. Tapos nakatatlong kills na sila agad-agad. So, nagiging maganda to para sa side ng Onyx PH ngayon. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx PH kasi meron pa silang aso, meron silang chichu dog na sobrang bilis na kumbaga gumawa dito ng kumuha ng objectives para sa kanila. Although si Hate, ang problema though is naka-retribution siya. Sinabi natin for Onyx PH more on the crowd control, so that would be a bit of a problem later. Totoo. On kapag siya talaga yung naging target dito ng Onyx PH. 3 times the score, 600 code lead, or actually less than ang kalamangan dito ng Onyx PH against Execration. We have 12 seconds bago makuha yung title objective. Eto na nga mga kaibigan, mukhang talbuga na and kompleto yung tropa dito ng Onyx PH para sa bottom lane, kasi mag-o-open na rin pala or magbubukas na ang bagong sarado na ano na turtle dito. So eto na nga yung Feather Airstrike na ibigay na ni Eto Max, pero mukhang desidido sila nakuhanin itong objective na to, kasi kanina hindi sila nakakahawak ng objective eh, no? So ngayon gigil na sila for this game number 2 na makakuha naman. Kami sila nga pang frontliner. Although difference dito si Chakno, wala pang level 5. Ay, ang kakalabay po. Agaw, mga kaibigan. Di pa rin Chakno dito. Pero ito na ultimate na agaw or nakuha lang din naman si Chakno. Pero objective is still an objective. At ang napatay dito ng Onyx is attack. So goods na goods siya for Team Execration. Tsaka isipin mo, lima sila dun. Lima silang nag-antay. Tapos nakuhanan sila. So medyo naging maganda yun for Chakno kasi nag-level 4 din siya eh. So, naibigay niya ng matindi and saktong-sakto yung pagpasok niya doon. Plus, the top lane pa nga for the Execration. Though, yung early stage of the game nakita naman natin, pero oops, nabigyan pa nga rin dito. Wave the Dragon ng sagot, pero papatayin si Benny Cutie. Naku, pares, nag-knock-up pa nga yung dalawa. Pero unstoppable force, naibigay na nga rin Wise level 7. Ito, medyo humahabol si Wise ngayon sa level ni Hit. So, anuhan na lang sila. Kasi kanina, level gap eh, no? Nahirapan din sila. Pero, uy, medyo masakit din naman yung, ano, ha, yung damage doon sa asong yun. So, kailangan niya ding ilag-ilagan. Item check direct po, pay silip tayo saglit. For the gold lead, it's on the side of, actually almost same na naman, di malayo. It's gonna be Claude and Kari for Onyx PH. So still in par for both players. Although for Onyx PH, may kita talaga natin yung aggressiveness na sinasabi natin. Speaking of aggressiveness, Benny Cutie, ang mapatay dito ng Onyx PH sa kamay ni Madam B. Yun na nga, yung maganda, katulad nito, sinabi mo, best, more on crowd control talaga yung team dito ng Onyx PH. So kahit gano'ng kaka-burst damager, kung hindi ka naman makakagalaw, every single time na papasok ka, eh may hihirapan ka din. Pero kinagat pa nga ng asong tutang piket, pero normalis. At medyo masakit nga naman yung damage dito, sa gitno, lalayo na nga lang din, naipit niya pa!
Naku po, ang isa sa mga players dito pero figure out din naman si Paring Jay. Pero hate dito with that blazing duet, inubos na lang ang mga minions. Eh, hindi niya rin mapapatay, medyo makunat, wala pa siyang sapat na damage. Yun yung sinasabi natin kanina na for hate dito sa ating laban, medyo mahihirapan siya. Ibigay ko yung damage na kanya ibigay kasi majority dito ng players ng Onyx BH merong sustain. Si PNK merong Chichadog. So, sasalutin ng damage dito or pwede maging shield ng Onyx PH. And kita natin kung gaano kalalim or yung map control na kuha. Although, guys, Turtle has been secured here by Execration para sa ating laro. Although, score is still at 3-6. May kita na natin na hindi pa nabibigyan ng isang pagkamatay si Hate ng Execration. Kailangan mabigyan nila si Hate dito para umangat yung Onyx PH. Or para kasi kung in terms of gold kahit nakuha nila yung objectives lamang pa din yung Onyx PH dito and yun na patay pa nga doon sa top lane mga kaibigan Benny Cutie, Oh My VJ and Eto Max maglalaban doon sa top lane kinagat agad din dito pero nice backup naman nun for Eto Max para makatakas yung kaibigan niya. Oo, nabigyan niya pa natamaan ng ano ng ibon ng may Lion lumipad pero eto na nga mga kaibigan tatalon ng medyo malaki lang pero Jay for the backup din naman kahit papaano so more on objectives ubusin mo nila lahat ng pwedeng ubusin para mawala na din ng farm yung lahat dito sa team ng Onyx PH. Kumaga dito for Execration nag-aano naman sila ngayon nag-focus naman sila ngayon sa pagkukuha ng Torre against Onyx PH pero ito na ang yakap ni Jay for Onyx PH guys. Eto Max is still alive with a flicker out para sa kanya. Akno with Hurricane Dance si Jay wala na buhay Blazing Duet for Hate killing that Kufra it's gonna be a 1-4 nothing trade in favor Execration habang nangyayari yon yung Cho naman nakahinga dun sa top lane na bakbakan nila kanina nawala yung pressure para sa kanya dun sa top lane no? Though ano medyo masakit na rin yung Blazing Duet pala ni ano ni Hate kay Wise kanina naramdaman ni Wise yun at medyo kumalahati yung buhay niya dito 5k na rin pala yung pera 5.6k pero eto na nga si Oh My V kailangan lumayo doon sa nangyayaring clash na yun kasi baka pwedeng mapatay pa siya dito so medyo dikit lang naman ang pera ni Kari at ni Hate so mga 500 to 600 lang naman yung gap pero ang problema at bigyan na to si Hate ng ano bigyan na ng pagkamatay para matigil. Kasi ngayon may kita natin for Execration sila may hawak na Riverside. Pag sinabing Riverside, ibig sabihin mas malawak yung vision nila against Onyx PH na nakita natin kanina na ginagawa ng Onyx PH. Eto Max is here. Nakatago sa mo. We have Chakno to actually defend or back up the player. Coming from Execration, this is another turtle objective for these both teams. For Execration though, feeling ko kailangan mas maganda na makuha nila to kung gusto nila ma- Oh my God, here comes the strike for Eto Max guys. Just to zone out the player, si Jay pumasok sa mabibandang recoil with that bouncing ball. At Eto Max, Onyx PH, actually, retribution, kaya pala naka-retri si Hate. Para masipin niya din talaga. Kanina, inaano natin na hindi siya naka-purify eh. Mhm. Kaya pero eto na nga mga kaibigan, Chakno nakaipit ng dalawa pero walang backup damage dito coming from Hate. Blazing Duet pinakain para pero yun Divine Judgment to cancel out that skill. So eto Max na lang dito ang makakalaban na limang players pero more on objectives pa rin si Benny Cutie dun sa bottom lane. Ang mahirap nakuhanan o nahinto yung pagpa-farm ni Hate dito. Ang ganda na ginawa dito na ano ng Onyx PH kay lalo kay Krisha pagkapasok ng Claude automatic Divine Judgment so dahil doon nawala yung momentum ng Blazing Duet dito ni paring Hate of Execration pero dito natin yes, may middle lane napasobra yata ng Unstoppable Force dito si Paris Sagitno who heals down plus down din yung turret nila sa may middle lane side for Onyx PH napakaganda ng pinapakita nila ngayon. Actually, para sa ating laro, kasi si Wise, nakita na natin yung damage na kanya ibigay. And yung crowd control din na kanilang team composition dito. Oo, Wind of Nature to para kontrahin, kumbaga, yung damage dito na kayang ibigay ng Blazing Duet. Kasi medyo nasasaktan na din siya dun eh. Ayun yung magbibigay talaga sa kanya ng damage. Kaso katulad ng sinabi natin, yung Onyx PH dito, maraming pangontra doon sa Blazing Duet na kayang ibigay. Siguro, pagka nakaipit si Chakno ng mga tatlo or yung dalawa sa mga crowd control ng Onyx PH, pasok na pasok yung sakit, yung ano yung damage talaga. Talaga mararamdaman ng Onyx PH yung sakit nun. Pero hanggang hindi niya napapatay o hanggat hindi na ko nabibigyan yung mga taga-crowd control, mahihirapan siya dito na makapagbigay ng full damage. Oo, kailangan magamit muna or mapilit mo ng magamit dito yung mga skills ng Onyx PH for the crowd control. This time around for Chakno, that is the breastplate para sa kanya for his item. So, nagsastock siya. So, there is the slow against Onyx PH ngayon sa ating laro. For this one,
ang maganda pang spell orientation dito for RQH is that lahat sila naka-flicker. Tapos yung pinaka-main core nila is the Purify. So kapag gusto na tumaka-flicker out lang sila, pero kapag very cutie is down by the hands of Oh My B. Unstoppable na pasok. Pero sa gito pumasok, guys. Blazing to it. Ang lakas ng damage. Ito na yung ulti ni Yuki. Pero patay pa. Also patay pa. Kill para kay Hate ngayon sa ating laro. 2 against 1 in favor of execution in the team fight. Pero nakaabang pa rin yung players ng Onyx PH if ever nalalaban dito ang execution. Ito na ngayon yung ginawa nila. Nakadalawa na sila, nakakuha na sila ng dalawa sa Onyx PH. Ito yung pagkakataon para mag-sanctuary lord sila. Pero syempre, Onyx PH kailangan i-contest to. Kasi pag nakakuha nila to, mahihirapan sila sa pagkakataon na to. Pero oops, nakuha na naman retry na ibigay dito. Pero Oh My V ang nakita ng tropa ng execration. Pero uy, sinalo lahat ni Wise. Pero Wind of Nature to counter out that one. Na-ejector pa nga rin and patay si Wise sa kamay dito ng isang Johead plus the Lord dun sa bottom lane. Nako po, yun na. Medyo pantay lang kanina eh. Pantay lang kanina talaga yung laban eh. Ngayon, umangat bigla yung execration dahil dun sa mga nangyaring errors dito. Oh, tsaka maganda din yung ginagawa dito, may pang zone out, hindi makapasok pa sa basa yung Onyx PH pagdating sa team fight. Eto max with burst damage support type para dito sa team execution. And we can see for Onyx PH though, ang pinaka butas na kailangan nila dito nga pasukin is kung paano nila i-defend yung Lord knowing na ang sakit na ni Heta now at this 413 KDA para sa kanyang Claude. Oh, level 15 pa nga din siya dito. So, nako po. Mukhang objectives lang talaga si Sagit na dito or si Maeo. Ayaw niya talaga ano eh. Pero oops, napakasakit na rin pala nung Feather Airstrike na kayang i-provide dito o kayang ibigay na damage dito ni Etomax. So, pagka ganyan ang ganyan, mahihirapan nga silang ma-defend yan. So, kaya rin naman nung carry. Pero eto na nga, mukhang papasok na. Naipit na si Jay na ipabalik pa nga mga kaibigan. Pero more on objectives lang si paring Hate. BMI out naman para sa kanya. Pero kung pumasok lang din, medyo nasasaktan dun sa damage sa kayang i-provide. May nako po, yung top lane din dito. Penny Cutie, talagang gumagawa. Ito yung sinasabi natin, Bis. Objectives lang din talaga dito si Penny Cutie. You have the blade, the armor for Yuki sa kanyang gatot dito sa ating laro. For Onyx PH, nasiraan sila ng isang inhibitor turret. Although for this one, kailangan maging mindful sila, I guess, sa mga pasok basta ni Chakto. Pili ko laking factor talaga ng mga biglang pasok ni Chakto kasi kahit sila no? Pasukin, tara Hurricane Dance, mga kaibigan, nahulit dito si Jay. Uy, naku! Si Wise! Eto, Max, napakasakit ko na ng buhay si Wise. At rasig sa gitno with that unstable force. Although mga counter kasi nakapag-wind of nature. But here comes Benny Cutie. Here comes execution actually. And Onyx PH lalayo against the players of execution. Delikado. Put this down. Yep. Delikado. Na mga kaibigan. So siguro parang sabi dito ni Sagit, patayin ko na lang inaka wind of nature. So hindi talaga tatama lahat ng gusto mong damage dun sa carry and naprotektahan agad kasi ni Jay. So Jay and Kaja. Oo. Pagkabaga pag napasok, sobra na pasok parang dead end para sa gitna at that moment. So literal na unstoppable force kasi hindi na rin niya, naman niya na talaga makakancel pagka proc niya nung ulti na yon. But anyway, for Onyx PH, I guess yung isa dapat na una nila mapatay dito in terms of team fight per se is yung Farsa. Ang sakit. Sakit nun. Yung ano, yung zoning nun. Yun yung doon sila nahihirapan eh. Mabagsakan lang ng sila ng dalawa noon. Especially si Karin, nakita mo naman yung damage. Kaya nga ginaw ni Mae. Kasi alam niya na pwedeng mamatay. So siguro hindi niya lang ina-expect na akala niya hindi pa nagko-cooldown yung ano, yung Wind of Nature. Kaya talagang ginaw niya na dito. Pero ilang segundo para mabuhay ang sa ating Sanctuary Lord. Pero patay na rin dito si Kaja. So chak na dito. Mukha nga, ayun na naman. Naku, naipit pa nga. Napaganda pa mga kaibigan. Hit dito, free hit lang kay Yui. Naku po, si Wise, laban kay Hit. Bukan tatlo, laban sa tatlo. Pero hindi na nga lang din gugawin dito ng tropa. Dahil nga naman, merong Sanctuary Lord. Pero Yuki, uy, si Wise, naku po, sinalulat ang si Hit. Pero parehas lang nag-Wind of Nature. Naku po, napakaganda galaw naman. Pero Onyx J, sinalya yung dalawa. Plus the flicker dun. Napakagandang galaw para sa kanya. Para ma-stop yung pagkapatay dun kay Wise. Ganda. Kontera ng dalawang teams natin dito. Comment ko talaga si Jay sa performance niya for this game number 2. Grabe yung mga saves niya. Sobra. Saka yung mga biglang pasok niya para mapabaliktad yung sitwasyon. For Onyx PH, nakikita natin dito na isang magandang setup play magiging mahirap para sa execution. So yung inaantay natin. So kailangan maging maingat sila na mapatay sa mga side lanes. And guys, this is another Lord objective na sisimulan, I guess, ng execution against Onyx PH. Saglit lang ata.
For all need, ulti yung gatot. So, pwede. Pwede silang pumasok basta-basta, pero that is gonna be too late for the team. Lord Enhanced is on the side of execution ngayon sa ating laro. Oo, nako po, medyo mahihirapan dito ang Onyx. Pero actually, kaya pa eh. Ito yung ano, ito yung larong pwedeng mapunta sa Onyx, pwedeng mapunta sa execution. So, ganun ka, ano, ganun ka grabe ko, ganun kaganda itong larong game number 2 natin, mga kaibigan. And syempre, Benny Cutie, trabaho kung trabaho, mga kaibigan, employee of the month. Talaga to si Benny Cutie, kumbaga sa objectives at objectives lang. Siya yung dahilan kung bakit ang daming objectives silang nakuha eh. Oh, kanina pa siya side lane, kanina nasa top lane siya, ngayon nasa bottom lane naman siya. And again, guys, sinabi natin for execution, meron siya ng Lord din sa bottom lane side. Same yun na nangyari kanina. For Onyx Mage, kung gusto nilang ma-defend agad dito yung Lord na execution. So this time around, it's gonna be 15 minutes and 39 seconds to their game time. 13, 12 for the score. Gold lead is on the side of execution plus the Lord na rin sa nilang arsenal. For execution, kailangan maging maingat sila kasi nandun din yung crowd control naman ng Onyx PH to turn things around. At nandun yung damage ng Onyx PH with Wise. Nako, eto na nga, mga kaibigan, mukhang papasok na ang mga dapat hindi pumapasok. Pero Chucknell dito, nakasprint pa nga, mga kaibigan, wala mang mahuli. Pero uy, nahuli nila doon yung damager at natalbugan pa nga, patay agad si 8. Wala nang backup damage dito na makayang ibigay, mga kaibigan. Pero napush nila itong mid lane turret nila dito. So mukhang de-disengage ata ang tropa ng execution kasi eto na yung pagbawi ng Onyx PH sa pagkakataon na to. Oo, yung sinasabi natin kanina for Onyx PH or for execution rather, magiging problema nila is yung crowd control na binibigay ng Onyx. Yun yung nakita natin kanina with them taking down hate kasi nalapitan dito ni Jay, tapos meron pang talon. Oo. So, yun yung talagang ilang seconds yun na naging open si hate para ma-free hit din ng Onyx PH. Pero guys, we have Jay for the map vision or engagement and face check dito for Onyx PH. Third down on the middle lane, nandun sa may gilid si Cho at si Sagitno nagki-clear or nagka-cut na minion wave against execration. Nako po, eto na nga, mukhang nga mangungulit lang si Sagitno. Ang dalawang tagapagtrabaho ng execration mukhang mapapatay ata sa pagkakataong ito. Krisha pa nga and apat sa mga players, pero si Benny Cutie tinitignan lang si Mae. Sabi ni Mae, mukhang kailangan ko nang ibigay ang aking sarili sa tropa ng Onyx PH. Mahirapan pag tayong dalawa yung nawala sa pagkakataon nito. Pero Benny Cutie, gusto niya mapita si Krisha eh. Malaking sakit kasi sa ulo ng execration si Krisha. Kasi siya yung humuhuli dun sa damager ng execration. Humuhuli, no, bes? Yung ginagawa dito ni, Krisha. So anyways, guys, for execration, patay si Sagitno ngayon. Although, may kita natin na wala pang objective again na pwedeng pagbakbakan ng players natin. For Onyx PH, ang dami na kailangan na clear na minion wave kasi technically speaking, execution ang lamang in terms of the threat push kasi dalawang inhibitor turret yung nasira nila. So that's already an edge. Knowing na meron mga choke for the split push. Tama ka dyan. For the split push. So, pero ayan. Ito na nga. Chakno, kinagat na naman dito pero may immortality pa rin naman siya sa pagkakataon na yan. Siguro mag-aantay yung magkabilang team for the third lord of the game tapos doon na magkakaalaman kung sino yung lalabang or sino ba yung mananalo dito sa ating upper bracket. So kung sino man yung matatalo dito guys sa ating sa ating laro, sa ating series, kung mag-game number 3 man tayo, malalaglag doon sa ating lower bracket finals bukas. Tapos yung mananalo, waitings na sa finals. Pero eto na nga mga kaibigan, nabigyan na, ikutan pa, hindi na nakagalaw. Plus oh my V, nadamay pa nga hit dito, full stack pa nga doon para sa kanya. Pero hindi na nga lang din gogawin na tropa dito. Pero pwedeng pwede nilang subukan na pumalag. Kasi nabawasan eh. Oh, grabe si Chakno. Alam niya na nandun yung Farsa tsaka yung players niya, kaya inipit na niya kahit yung Kufre yun. So, problema dito for Onyx PH, yung pinaka-taga-engage nila or taga-pasok nila, heart attack nila is down. We have the Lord now, buhay, ngayon sa atin laro. Onyx PH, guys, sinabi natin walang initiator nila, although they have the gatot kung sila mag-contest dito. Pero si Chakno is the man for execution ngayon sa ating laro. At si Benny Cutie nandun ang gugulo, guys. Nakaipit. Yun, si Krisha hindi nakapasok. Medyo marami nangyari. Si Benny Cutie na iwan. Flicker out para sa kanya. Patay si Farsa, guys. Oy! At Lord has been slain! Yuki is also down by the hands of execution ngayon sa ating laro. 2-1 in favor execution, taking that Lord, or third Lord of the game.
Naku po, napaka ano, ganda nung nangyari kasi medyo naging mahirap din yun para sa kanila kasi nga nawala yung isa. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang kakabakbakan na naman. Blazing Duet, pinakain sa tatlo players dito, pero Oop Unstoppable Force na ibigay na nga rin. Pero nasa liya yung dalawang players dito. Onyx J doing a great job dun, pero napatay pa rin nila. Si Wise, may susunod pa nga ba o may V nakabalik sa kanilang tore o nakabalik sa kanilang base? Pero wala silang minions dito for this one. Pero nandito na yung Sanctuary Lord sa mid lane. So paano nga naman ba? Oo. Paano nga ba gagawin dito ngayon na depensa ng Onyx PH? Okay na si Kaja dito, pero kita natin si Hate ay pinalayo dito ni Chaknu. Yung pumapasok lang din naman, pero Krishan ahila si Hate. Patay si Hate guys, pero here comes the minion wave coming in from Execration. Yan sa power lock pa ata. Killing spree na sa ating laban. It's gonna be a tough one. Hindi! Napatay pa! Napatay pa mga kaibigan dito. Pinilit na ni Benny Cutie ang pagkakataong yun kasi akala niya sa kanila na. Pero eto Max dito, medyo mukhang lalaban pa nga Krisha. And that one, eto Max doing the great move. Siya na naman kaibigan ang tumatapos. Eto Max giving a 2-0 win against Onyx PH. Grabe nga dun si eto Max, game number 1.